Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos na buo at walang lamat ang kanyang unit team. Pero ngayon, usap-usapan ang tila hindi raw pagpansinan ni na Vice President Sara Duterte at House Speaker Martin Romualdez. Nakatutok si Ian Cruz. Grabe itong hindi pansinan ni Sara at saka ni Speaker Romualdez. Ha? Parang ha? Alam mo yung parang yung jowa mo na nag-away kayo? Magkasama kayo, magkatabi kayo sa kama, pero hindi kayo nagpapansinan, nakatalikod kayo parehas. Kaya doon sa mga magjowa mahilig mag-away, ang suggestion ko sa inyo, ang inyong kama ay dapat single lang para walang talikuran. Ganyan po ang nangyari. Grabe, parang parang K-drama itong nangyari kay Tamba at saka kay Sara. We are consolidating the unit team. It's actually become bigger and stronger than it was before. Ilang oras matapos banggitin yan sa Hawaii, nag-cruise ang landas sa mga haligi ng unit team sa pagbabalik bansa ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasama niya kasi mula Amerika, si House Speaker Martin si Speaker Valdez ng lakas si MD. Habang sinalubong naman ang Philippine delegation ni Vice President Sara Duterte. Maraming kinamayan ng bise, pero ang tagpong ito. Tingnan nyo, papasok doon sa mga hindi pa nakapanood ng video na ito. Tingnan nyo po mabuti, si Tamba, si Sara, magsasalubong. Whoops! Inisnab ni Sara. Nako, inisnab. Pero alam nyo po, one good thing kay Tamba, umaproach siya. Meron siyang act na parang kakamayan si Sara. Si Sara naman, inisnab siya. Excuse me po. I mean, I'm not blaming Sara, ha? Hindi ko siya biniblame. Kasi kahit ako, baka siniko ko pa yan. Kakamay-kamay ka ngayon? Okay naman yung ginawa ni Speaker Romualdez, pero we cannot blame Sara. Sabi ko nga sa inyo, baka kung ako yan, di ba pa nagawa ko dyan, no? Kasi siyempre, may samaan ng loob. At nasaktan si Sara dyan. Kaya kita mo, yung tatay to the rescue. Eto lang. Maganda kung sila ay talaga magkakasundo. Pero may posibilidad pa yung magkasundo. Mamaya ipaliwanag natin. No? Tuloy natin. Nilagpasan. Pinag-usap. Pahiya siya. Meron kaming ganyang joke sa banda. Meron kasi kaming kabanda ganyan. Kakamay siya. Hindi siya kinabayan. Sabi niya. Talk to the hand. Ayan. Tamba, talk to the hand. Kakamayan niya inisnab wala Pa sa social media dahil hindi nakita ng kamay ang dalawang opisyal. Ang sabi lamang ng bise. Hindi ko nakita. Ay! Magmokong lokohin, Sara? Hindi mo nakita? Ang laki-laki ni Tamba? Pambihira ka? Kasing laki ni Boying yan? Buti kung ano yan? Parang si Dada Hindi. Joke lang, Dada. Si Dada, hindi mataba. Maskulado. Ay, buti kung ano yan. Parang si Toto yan, yung ni Manat Bay. Payat. Ang laki, hindi mo nakita. Nag-blend in si Speaker Romualdez? Pambira naman to si Sara, Ikaw naman, Pakiayos nga yung bangs ko. Hindi, ako, alam mo, ganyan din ako, tawag nga sa akin is nabero kasi hindi ko nakikita yung mga tao. Pero pagka ganyang kalaki, ang sumalubong sa'yo, malabong hindi mo makita. Hindi ko nakita yung nasa social media, hindi ako makakomment. Hindi ko nakita yung sa social media, So hindi niya nakita yung video. Wala akong nakita. Walang nakita. Nauubo ko sa'yo, Sara. Uy, nako. Para kayong magjowa na nag-iisnaban. Tingnan namin ang reaksyon si Speaker Romualdez. Sabi dito, Lenzi, kung si Palito baka hindi nakita, pwede.
O si Ren, ano, yung mga maliliit. Pero yung ganito, malaking mama ito. Ha? Pisngi pa lang, ano na. Pero wala pa siyang tugon. Maugong ang sinasabing iringan umano ng dalawang opisyal. Pero eto lang, ha? Yung act naman ni Speaker, may ano naman, may ayos. Kasi sa tingin ko gusto niya mag-approach. Kaya lang, siyempre baka sa isip ni Sarah, plastic ka, tamba ka, ngayon kakamay-kamay ka. Baka ganun, hindi natin alam, no? But it's a good step. Kailangan lang talaga, kasi sabi ko nga sa inyo, lahat ng akto, lahat ng gagawing maganda, kailangan back up ng sacrifice. Pag yung gagawing maganda at wala ding sakripisyo, walang kwenta yun. Tigpipiso yan. So siguro, bagamat nag-akto ng maganda si Romualdez, dapat pagtagal, patunayan niya na sincere siya. May sakripisyong kasama yan. Makikita naman na ni Sarah yan eh. Kung talagang sincere na nag-a-approach na, baka namang gusto na magbago ni... We cannot judge kung kaplastikan yon o gusto magbago ni Speaker Romualdez. Malalaman lang yan ni Sarah. Si Sarah, I'm sure 100% gising na po. Hindi na mabubudol to si Sarah. Malabo nang mabudol yan si Sarah. Natuto na yan ng leksyon. Imposible. Katanga naman niya kung hindi pa siya natuto. So, ibig sabihin, I mean, hindi ko iniinsulto si Sarah. Kaya nga pinupuri ko, alam ko natuto na yan. So, madidiscern niya kung yung paglapit ni Tamba ay sincere at may kasamang sacrifice. Kasi siyempre magsasacrifice ka dyan. Sasabihan mo sila, Franz, tumahimik na kayo. Trabaho na lang tayo. Lubayan nyo si Sarah. Saka tayo mag-ano. May sakripisyo yan. Kakainin niya yung pride niya dyan. At for sure, malalaman ni Sarah. At pag nalaman ni Sarah, magbabago siya ng action. For sure, malalaman natin. But as for now, hindi pa nakakita si Sarah ng sincerity kay Tamba. Kaya ganyan ang reaction niya. Maganda yung ginawa ni Speaker, pero si Sarah, siguro na pa, plastikan pa. Ganyan naman ang buhay eh. Talagang, if we want to apologize or gusto natin magbago, hindi agad-agad yan. Kailangan ipakita natin yung ating sinseridad at willing tayo magsakripisyo. So it takes time, hindi yan mabibigla. No? But at least, andyan na yan. Makita natin. No? Kaya siguro, kaka-announce lang ni Marcos ng walang lamat yung unit team. Tapos ganyan na nangyari. But sabi nga, we cannot blame Marcos kasi narinig ko sa... Hindi ko alam kung kay Attorney Rocky o Attorney Panelo ang nagsabi nito. Kasi pilit binubuo ni Marcos. Kaya lang, syempre... Ay, kay PRRD mismo, kay PRRD ko narinig sa Gikan ata kagabi. Binubuo niya, kaya lang, syempre, may lamat eh. No? He is trying to unite. We will see. Pag lumaylo ng atake ito sila Franz, ibig sabihin sinabihan yan. Yan yung mga inahanap natin na pagbabago. Ha? Ito lang. Magkakaayos-ayos tayo pare-parehas. Tantanan nyo si Sarah. Trabaho na lang muna. Tantanan nyo si Sarah. Kung may pangarap man kayo sa 2028, wala namang masama doon. But for the meantime, tantanan nyo muna. Una, nung nagbitiw ang bise bilang chairman ng Lakas CMD matapos sanggalin ng liderato ng Kamara sa pagka Senior Deputy Speaker si Pampanga Representative at dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo na malapit sa bise. Kamakailan naman, tinanggalan ng confidential fund ang budget ng mga civilian agency kabilang ang Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ni Duterte. Sabi naman dito ni Kenneth TV, ang basag na baso, hindi mo na may ibabalik sa dati. Katulad din yan sa tiwala.
Sa isang banda may tama ka po, Kenneth TV, ha? Wait, banda. Pero may pinaliwanag sa amin yung aming teacher. Dati. Meron daw, ano may tawag dun sa Japan? Yung nabasag na jar, tapos pag didikit-dikitin, yun yung nagiging art. Yung basag na jar, pinagdikit, tapos nilagyan ng ginto. Yun ang art. Lumalabas, mas valuable yun kaysa dun sa hindi nabasag na jar. Para sa mga nasa Japan, no? Hindi ko sinasabing magkakasundo sila or hindi. I really don't know. Kasi nga sabi ko sa inyo, kailangan ng sinseridad dyan. Eh kung walang sincere, mahirap, di ba? Eh alam naman natin ang mga politiko. Mitsapayan ng mga banat ng ama ng bise na si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa kamara at liderato nito. Kanina, inungkat ng dating Pangulo ang planong impeachment o mano laban sa anak. Ginawa ninyo yan, babalik ako sa politika. It's either I run for senator or I will run for vice president. Sabi ng kanya. Mamaya tutuloy natin yan. Daanan natin yun, yung sinabi ni Pierre Arden na yun. Yung anak. Kung ano man yung desisyon ni Pangulong Duterte ay buo ang suporta ng pamilya sa kanya. Nauna ng... Yun, ang, alam mo, nagustuhan ko yung sinabi ni Sarah na yun. Kung ano man ang naging desisyon ni Presidente Duterte, susuportahan nila. Kasi dati, parang ang nadidinig ko, or normally naman yan, kahit sa anak, no? Gusto mo magpahinga na yung tatay mo, diyan ka na lang sa bahay. Eh, bakit magpapaka-stress ka pa? Di ba, mag-relax ka na lang. Pero ngayon, iba yung ano ni Sarah, gusto sinusuporta. Kasi kahit naman ako, I admit, di ba? Kahit naman, siguro yung tatay namin, kahit si Banat ba, ganun na sinabi, pahinga ka mo, pahinga ka na. Kami nang bahala, ganun, parang ganun, kami na. Eh, kasi dapat ma-enjoy mo na yung buhay mo. Ah, para relax, huwag ka na magpaka-stress. Kasi pag na-stress ka pa, ganun, normal yan sa isang anak. Na gusto mo nang i-baby yung tatay mo. Kaya nga natutuwa ako kay Banat ba, yung tatay ko, dinadala ko saan saan bansa. No? Parang regalo niya yun eh. So, ano, pinatigil niya na sa trabaho, ano na. Relax ka na lang. Normal, di ba? Pero iba to kay Sarah. Iba ngayon. Kaya nga natuwa ako dahil sa, uy, this is it? Alam mo, yung mga paramdam na yan, ha? May mga laman yan. Malalim po yan. Yung mga paramdam na ganyan, naku, mukhang matutuloy. Ay, ang sarap ng election ngayon. Pag andyan si PRRD. Alam nyo po, ibang-iba si PRRD. Wala ata akong nakitang politiko na ganito ang karisma. Humanap kayo ng politiko na pagsasalitain mo twice or thrice a week na ang daming nanunood. Pagsalitain mo dyan sa gikan twice or thrice a week, walang manunood. Maboboring. Pero si PRRD, grabe. Ang daming nanonood sa gikan. Ang lakas. Tapos, mas malakas pa yung replay. Tapos, wala na nga sa pwesto, pilit pang binababalik. Kita nyo, di ba? Pansin nyo ba? Ang lakas talaga ng ano? Ang lakas talaga nung karisma na imagine ko tuloy si PRRD siguro nung kabataan niya yun. Siguro talagang napakalupit sa chicks. Hindi, ano eh. Ang ano niya talaga. Lakas talaga ng dating. Wala akong maisip na ganun. Maybe nung panahon ni Ninoy, no? Pero hindi rin eh. Iba yung karisma na ito. Sabi dito, di pa sanay si PRRD pa relax course lalo na sa panahon ngayon. Ah, sa bagay, yun naman yun. Kasi yung mga workaholic talaga, ano yan, parang magkakasakit yan pag nasa bahay. Talagang gusto niya magtrabaho na magtrabaho. No? Ako naniniwala doon, ganun din yung daddy namin. Ayaw talaga mag-relax. Hanggang ngayon, naghahanap ng negosyo kung ano. Kung ako yung pakapi-kapi na lang ako. Ayaw pumirmi kasi
pagkakasakit lang daw lalo pag ano, pagka walang ginagawa. May mga ganun talaga. Ako naman naniniwala sa ganun, no. But still, it's a good sign. It's a good sign na parang may approval si Sara sa pagtakbo ni Pierardi. Sinabi ni Romualdez na walang niluluto at na-file ng impeachment complaint sa Kamara laban kay Vice President Duterte. Para sa GMA Integrated. Di ba? Maging prangka tayo. Halimbawa, yung ibang presidente, patay na kasi iba. Ayokong gawing example eh. Halimbawa na lang si yung politiko ngayon. Halimbawa, si Subiri lalabas sa Gikan twice a week. Tingin nyo kaya umabot sa 1,000 yung manunood? Eh, di ba? Aabangan kaya ng tao? Eh, siyempre, ang dating dun sa ibang tao, magbobolahan lang. Wala naman nangyayari. The next performance will start momentarily.